Hi guys! Welcome back to The Easy Studio. So today's video, ituturo ko po sa inyo guys kung paano tayo makapag-record gamit yung USB flash drive dito po sa signal box natin. So yung signal box natin guys is HD po yan. Signal box HD Plus. Okay, so paano ba natin magamit yung DVR? Kasi makikita natin dito po sa remote natin, meron tayong DVR, record, pause and play, at saka stop. Okay. So first, kailangan natin i-reformat yung flash drive natin. Makikita natin, yan po yung flash drive natin is 16GB at saka Transcend po yung brand. First, saksak natin muna sa computer natin kasi need natin i-reformat. Kung wala po kayong computer, pwede po kayong makapunta sa mga computer shop. So, make sure lang guys na yung computer shop guys is walang virus. Okay? Next, naka-insert na po yung flash drive natin. Yan po, naka-insert na. So, open natin yung File Explorer. Yan po yung File Explorer. Punta tayo sa this PC at saka hanapin natin yung flash drive natin. So, yan po yung flash drive natin guys. Naka 16GB po yan. So, makikita natin dyan guys, meron siyang file. Yan po yung ginawa ko kanina guys. Nag-sample po ako kasi nag-try and error po ako. Yan po yung makikita natin. Yan po yung ginawa ko na record dyan. Pero guys, yung disadvantage lang dito guys, kapag mag-record tayo galing sa DVR, yung ni-record natin, hindi natin ma-play sa computer. So, sa next na video siguro guys, hahanap tayo ng solution kung paano natin ma-convert yung file na record natin dito po sa computer para ma-play natin yung record natin dito po sa mga computer at saka sa cellphone. Kasi guys, hindi siya ma-play. Ito po guys, yung na-record ko kanina. Yung format niya guys, or makikita natin sa properties is naka .ts siya. .ts. Okay, hindi siya naka .mp4, EBI, or any format na maka-play dito sa computer. So next, kung hindi pa kayo nakatry mag-record at saka meron na kayong flash drive or USB, i-insert nyo sa computer at saka i-reformat nyo po yan. Okay guys, so paano ba tayo mag-reformat ng flash drive? So i-select nyo po yung flash drive nyo and then right click, hanapin nyo po yung format. Yan po. Click yung format and then i-select nyo po sa dito po sa file system is naka FAT32 dapat. Okay? And then allocation size naka-default dapat. And then i-click nyo na po, i-check nyo na po yung quick format para madali and then click start. Okay guys, no? So merong warning dyan, dapat guys make sure nyo guys yung mga file nyo nilalagay nyo sa USB is hindi importante. Kung importante yan, so dapat nyo i-backup or i-copy and paste nyo po sa ibang computer or sa ibang device para hindi mawala yung file nyo. Kasi mawawala lahat yan, ma-delete po lahat ng data na nakalagay po sa USB nyo. Okay, so click OK. Then mag-reformatting na yan. So yan po. Okay, so yan na po guys. Format complete. Click OK. Okay, so yung USB natin guys is naka-FAT32 na yung file system nyo. And then right click, eject para matanggal sa computer. Okay. Yan po. So na-remove na. Na-remove na po. Dapat guys, hintayin nyo po ma-completely remove. So ito na po yung flash drive natin or USB. Ilagay natin dito po sa signal box natin. So saan ba natin ilagay? Dito po sa likod. Makikita natin dyan guys, meron dyang yan po, USB to PBR. Dyan nyo po isasaksak guys ha, malapit sa coaxial cable natin dito po sa signal papuntang dish. Dyan natin ilagay. Okay, so yan na po, nakalagay na po yung flash drive natin. So paano ba tayo mag-start mag-record? Dito po sa remote natin, punta tayo sa menu, i-check natin muna yung USB natin kung na-detect. So yan po, USB personal recorder or USB manager. Yan po. So check natin yung choose this. So meron na siyang na-detect, bakla natin. Pwede nyo rin ma-check yung information para makita natin kung ito ba talaga yung flash drive natin na detect niya. So yan po, naka FAT32 na yan, din naka 16GB. 14.9GB lang po yung nakagay pero 16GB po yan. Okay? So paano ba tayo mag-record dito sa signal box? Paano ba tayo mag-record? Okay? So dito po guys sa remote natin, makita nyo po yung guide. Click nyo lang po yung guide.
At saka, hindi po kayo makapag-record basta-basta guys kapag first time nyo po mag-set up nito. Kasi sa akin guys, naka-set up na kanina, meron na siyang history. So, sa akin guys, kanina guys, nakapag-record na ako. Kahit i-click ko po yung record, is automatic magre-record na yan. Yan po. Kita nyo yan? Automatic magre-record na yan. Pero kung first time po kayo guys, hindi po yan nalabas. Ikita nyo yan, so meron na siyang nag-record dito. So kung paano ba yun, paano nyo ba i-stop nyan? So click nyo lang po yung stop. Ito po, yung stop. Then, would you like to stop the ongoing recording? So click nyo lang po yung yes kung gusto nyo. So sa ating guys is no. So makikita natin guys, no, is automatic na siya nagre-record. Pero kung first time po kayo guys, hindi yan mag-automatic. So kailangan nyo talaga mag-set recording. So sa atin dito, i-click natin yung pause or stop, then click yes para ma-stop yung recording. Okay guys, no? So kung first time installation tayo guys, paano ba tayo mag first time installation? So punta tayo sa guide, and then hanap po kayo ng channel na gusto nyong i-record. Yan po, example dito po sa PBO. So yan po yung Sisti Rakas. I-click nyo po yan, mag-okay po kayo dito para mag-start lang po yung recording nyo at para yung flash drive nyo or yung signal box nyo is meron na siyang history. Click nyo po yung OK at saka click nyo po yung set recording. Yan. So, meron siyang reminder. Kita nyo yan po yung clock na maliit, yung icon. So, may reminder po yan. Kung mamayang 2:30 PM is mag-start na po yan mag-record. So, yan lang po. So, i-check na lang po kung ano po yung susunod. Basta guys, after nyo po yan ma-set, automatic na yan mag-record. At saka, kung gusto nyo na po i-stop, click nyo lang po yung pause or stop. Okay? So, try po tayo mag-record. Example po guys na nakapag-proceed na po kayo, na meron na po kayong first step. First time installation na tapos na po kayong mapag-record. Kung magre-record naman kayo ulit, so automatic na yan magre-record. I-insert nyo na po yung flash drive dun sa DVR nyo, and then start na po kayo mag-click dito ng ito po, yung recording na button. Sample yan, ganyan yan po. So mag-automatic na po yan recording. Makapag-record na po kayo. So kung gusto nyo po i-stop, kilit na lang po yung stop na button at saka pause. Okay? So makita natin sa kilid guys, meron na siyang icon ng recording. Okay? Okay, so paano ba natin guys i-rewind or i-replay yung na-record natin? So example guys, nakapag-record na po tayo, click natin po yung pause para ma-stop. Yan po para mag-stop guys, no? Then click yes. So punta po tayo sa recording story. Paano ba natin makita yung recording story? Punta po tayo sa menu. Then hanapin natin yung tab na USB. Yan po. Wait sa muna guys, i-change ko lang po yung transparency para makita natin yung decode. Yan po. Naka-off na po yung OSD transparency. Yan po yan yung function. So balik na tayo ulit. Hanapin natin yung USB. Yan po. Then, click natin yung personal recorder. So, makikita natin guys, yan po yung channel natin na na-record, 1PH at saka Cartoon Network HD. So, pwede nyo po yan ma-replay. Select na po kayo, sample Cartoon Network. Click na lang po yung OK. Yan. Yan po. Automatic na po yan mag-replay. Pwede po kayo makapag-forward, backward, fast-forward, backward, play at saka pause, stop. Yan, pwede po kayo makapag-forward. Yan po. Tsaka pwede po kayo makapag-play ulit. So, yan na po. Kaso guys, yung problema dito guys is hindi po natin to ma-play sa computer or sa mobile device. Okay? Recording successfully completed. Okay guys, no? So, mag-comment na po kayo sa ilalim guys kung meron kayong katanungan. Kung gusto nyo naman mag-delete dito guys, kita nyo po guys yung delete. Click nyo lang po yung delete dito po sa remote. Madi-delete na yan or delete all, yung kulay blue. So kung i-delete nyo po yung ito po, yung 1PH,
sample, open natin ulit yung bitmap page. Yan po yung nirecord natin kanina. Automatic na yan. Meron ding slow, yung yellow. At saka, i-back natin. I-back natin dito sa menu. Okay, yan po. So, pwede po tayo makapag-delete. Paano ba natin mag-delete yan? Click yung delete na button. O, ito po yung red. So, click na natin delete. Delete this recording. Yes or no? Yes. So, yan na po. Nawala na po yung 1PH. So, yan lang po. Napaka-simple lang po kung paano natin or paano po tayo makapag-record dito po sa DVR. Okay guys, so kung paano pala mag-eject ng USB dito sa signal box natin. So kung tapos na po kayo mag-record, i-click nyo lang po yung stop at saka ibalik nyo lang po sa live show. And then, dito po sa signal box natin, i-remove nyo lang po yung USB natin. Pwede na po yan. Yun po. So yan po, USB device is removed. Okay, so yan lang po. Yan lang po, napakadali na po mag-remove ng USB. Wala na po yung eject-eject. Okay? So, dapat i-stop nyo lang po yung recording para hindi siya makorrupt. Okay, so, yun lang po guys. Kung gusto nyo naman i-open yung file dito na nirecord natin, ilagay, isaksak nyo lang ulit sa computer. Diba, nakita nyo naman kanina sa previous, sa first video natin, na pinakita ko sa inyo yung PBR na folder. Yun lang po, doon nyo po makikita. Yan po sa screen. Okay guys, sa next video natin guys, hahanap po tayo ng solusyon kung paano natin ma-play yung record natin dito sa signal box, kung paano ba natin ma-play sa computer at saka sa mobile device. So, yun na po. Maraming salamat. Thank you and God bless.